Hello guys, happy trucking channel everyone. Welcome sa ating channel ulit guys. Welcome sa mga subscribers, pati sa mga viewers dyan, sa mga napadaan lang sa ating channel guys. Welcome po kayo. And before tayo mag-start guys, sahingi ako ng like, share, and subscribe na rin kayo guys sa ating channel. And then sa notification bell, pahit na rin ako guys para updated kayo sa mga video ang pinapalabas natin dito sa ating channel. So guys, for today's vlog guys, ay nakikita nyo 6HK1 na freezer van. Ayan. Guys, kitang-kita nyo naman na ito ay ang size ng gulong niya 17.5. Yan guys, ito po yung size ng gulong. At guys, ito ang haba po nito, mga around 20 feet na merong freezer van 6HK1 na may side door. At guys, kaya ko to binidyo dahil nga guys, recommended ko po itong unit na to. Kung nagaanap po kayo ng freezer van dyan, no, mga around 20 feet or 18 to 20 feet guys na F-series guys, na forward 6HK1 guys. So dito sa part nito guys, yan, alam niyo na ang kadalasan naman guys sa mga freezer na na-encounter natin dito, ganito po yung mga condition niya. Ayan. At dito po yan guys sa Subic Bay Freeport Zone kay Mr. Arshad sa Kibulangka po ito. Ayan. So guys, i-walk around tayo dito sa unit ito kung bakit ba nabili ito ng isang buyer or client dito. So dito guys, yung unahin ko nang inikot ito, may reasonable naman kung bakit ito napili niya. Kasi naman guys, nakikita niyo naman dito sa ating video guys na yung unit is okay na okay pa guys. Ayun, kita niyo naman guys. I mean, kahit Japan surplus truck po siya, hindi po siya ganun kalas pag unit. Ayan. At guys, ang maganda dito guys, pati yung sa may likod niya guys, nakikita niyo naman sa may taillight niya, no? Napansin ko doon, ang ganda din ng taillight niya guys. Para siyang mga top of the line na mga taillight guys na pwede natin i-consider. At dito guys, sa unit na to guys, yun ang wala lang dito guys, yung sa may side mirror niya na chrome. Pero hindi siya big issue sa akin. Importante pa rin yung appearance ng unit dito. At dito na tayo sa may passenger side guys. Dito sa may gulong guys, yan, okay pa yung gulong niya, makapal. Under cabin chassis guys, malinis na rin po, well prepared na rin. As a fan job request po ito. Pero pagdating nga dito sa mga forward na to guys, konti na lang talaga yung mga ipapagawa. Mostly kasi guys, yan, kita nyo yung condition ng unit, condition ng chassis. Ayan. So syempre dito pag ganito, ang kailangan nyo titignan dito guys yung condition ng ang temperature niya syempre. Anin nyo yung freezer van kung yung temperature niya is may kulang-kulang, di ba? So kaya nga tayo bumili ng freezer van para magamit ang maayos talaga yung condition ng freezer niya. Kasi yun yung buhay ng truck na to. Ayan, ito. Pero guys, dito syempre pinapakita ko pa rin sa inyo. Ito sa may back part, sa may rear. Ayan. At dito guys, sa may pintuan niya. Ayan. Nakapapansin nyo din, wala siyang mga butas, which is number one, good to. Magaling ang pumili po nito. At pati yung mga sidewalling niya guys, nakikita nyo, still in good condition pa rin ang sidewalling niya. Ayan. At pati din itong flooring niya guys, maganda dito. Nakabang na rin yung pang paleta guys, roller type. Ayan. So ayan guys, siguro maganda dito guys yung mga frozen meat or mga isda. Ayan. Napakaswerte na nakabili nito dito. Siguro mga presyo na ito guys, mga nasa 1.2, 1.3, pero pinakamababa na guys, may narinig ako, meron akong nabenta dati 1.1 lang ang mga nabibili niyang forward na freezer ba, hanggat syempre kailangan talaga pumunta kayo dito. Pero syempre ngayon guys, nag-iba na rin yung presyo, malamang siguro na umabot to na 1.3 or 1.2. so ayun lang naman guys, happy trucking channel everyone, thank you for watching. Okay guys, ingat po kayo palagi. Happy trucking channel everyone. Thank you. Bye-bye and God bless.